Yeah. I could just see walking on the loose. Yeah, yes, but not same like before, not much. Yeah. Hello mga mamshi, this is Mami Kutita. Ganito kami pag on work mode at walang klase si Twinkle at during this time asynchronous sila, meaning wala silang class and module ang gamit. So ayoko ma-disturbo yung sleeping time niya kasi once na pababayaan ko siya na matulog the whole day is all day. Ang evening niyan, gising pa siya pagdating ng madaling araw. So, ayokong the next day na may klase sila. So, matagal at mahirap gisingin. At from that time, kung gigisingin mo, na mainit na ang ulo, may mga tantrums na. So, since hindi naman kami nag-iikot that time and medyo hindi busy sa office, at most ang ginagawa ko is office work and documentation muna at walang bisita sa hospital. So, dinadala ko siya doon sa work. So, from that time, of course, dinala ko din yung laptop. At this time, binigyan siya ng kasamahan ko ng pera. Alam mo naman mga Saudi, diba? At mga Muslim country, usually mga Arabo, nagbibigay ng hadiah or nagbibigay hadiah means sa nagbibigay ng gift ng pera. So, nahiya si Twinkle that time kasi parang bakit siya binigyan ng kasamahan ko. So, nahiya nga siya mag-thank you. Sabi ko mag-thank you ka. That time, nagre-reklamo na siya kasi sabi niya parang mami gutom na gutom kasi after ng pagising namin, diretso ako work. So, kakagising na niya. Inuna ko muna siyang bihisan at piniper lahat. Dinala namin yung laptop na kailangan niya kung saan nandun doon na mismo sa system ng computer ko yung aaralin niya. So, meron namang given task at depende sa subject na masynchronous siya that day. So, may tatlong subject yan at may mga given task na kailangan niya i-accomplish, kailangan niyang aralan, kailangan niyang mansiran. So, ginagawa din namin at kinukontinue. So, from that time, from the morning until hinihintay namin na umuwi si daddy niya ng 12 noon. So, from 12 noon, pinapakuha ko na siya kasi may trabaho naman ako hanggang 1 to 3 p.m. So, from that time sa umaga, sinasama ko kasi hindi naman masama ng asawa ko doon sa trabaho niya kasi alam niya naman kung maintenance sa swimming pool siya. And that time, nagbabakyong siya, nililinisan niya. Kung umaga kasi walang lumalangoy. So, from then, nililinisan lang muna nila yung swimming pool. And sa evening, balik na naman sa trabaho and that time, may mga nagsiswimming na kailangan kasi lifeguard kasi siya. So, this time, hirap talaga siya nadalhin si Twinkle. Ayaw din ni Twinkle doon kasi nga, swimming pool, chlorinated, hindi naman air-conditioned talaga na centralized doon. Kung ano lang talaga yung aircon na walang aircon doon. So, humid, kaya init na init. So, this time, parang nalilito si Twinkle, so ginaidan ko siya, hinanap ko muna kung ano yung hahanapin niya at pinalaki ko. So, dito umiinom-inom na siya ng McDonald's, ano, that time. McDonald's, ng juice. So, naghihintay pa kami ng kakainin niya that time. So, tinuturuan ko siya at nire-ready ko sa kanya. Una-una, independently, pinapagawa ko muna sa sarili niya kasi mahirap naman na ako mismo. So, at the same time, ginagawa ko din ang trabaho ko. Tinatawag din ako doon sa isang lamesa na kasamaan ko. So, tinuturuan ko din as part ng trabaho ko. And dito, halta sa mukha ni Twinkle board na eh. Pero wala siyang magawa. Kailangan niyang gawin kasi kung pababayaan ko lang yun siyang matulog na. Mahirap na. So, ang binabribe ko dyan, sama kay mami, punta tayo sa opisina, doon ka mag-aral. Air condition naman sa opisina, so hindi hassle sa kanya, hindi mainit. So, sabi ko, sama ka, ang kapalit, of course. Binabribe natin ang pagkain, bibilhan ng McDonald's na breakfast. So, yun pa lang, talagang gumagalaw-galaw na at okay din naman sa kanya. So, dito, alam mo naman, pag ginagaydan ko, nire-ready ko na sa kanya para tuloy-tuloy na yung pagsagot niya sa system ng school. Medyo ni-explain ko dito na time kasi kailangan mong i-explain. At explain hanggang explain lang muna tayo kasi pabayaan natin na independently na sila ang sumagot.
Kasi kung gagawin na natin lahat, ano pang pag-aaralan nila kung tayo pa ang gagawa. So, yun ang ginagawa namin. Usually, pinapasagot ko sila, siya talaga. Tapos, kung confusion, i-explain ko. So, from that time. Pero usually, kung mag-i-exam talaga siya na malaking exam, nag-review muna kami, tapos pinapabayaan ko siya sumagot. At kung ano man dyan, dinidiretso na lang talaga niya sinasubmit. Whatever, kung anong lumabas as grade niya, yun at yun pa rin ang sasagutin niya. So, dito po, medyo parang ano, nalito siya. Yan, answeran niya na kasi hinahanap niya kasi yung email dyan na nandun sa system. Eh, na kailangan niya magbukas nung parang Google documents na kailangan niyang sagutan na automatic. So, yan, nag-uumpisa na siyang sumagot. So, until that time na nakikita ko na medyo naintindihan niya na at alam niya nang sagutin independently, nagtatype siya. Buti nga mga kabataan ngayon, nabibilis mag-type at mga computer na, thumbs up. Ibig sabihin, naintindihan niya. So, kailangan natin i-explain ng paunti na paunti kahit pa paano kasi mahirap din naman na hindi nila maintindihan. Kasi pagdating ng time na after ng klase, of course, the following day, eh, kailangan i-discuss yung pinagsasagutan nila at least may isagot siya. Diba? So, yan pa rin, dinodouble check natin kung anong gagawin. So, ganyan yung buhay dito sa abroad. Ano? Hindi ganun kasimple yung buhay natin. As working mom at nasa ibang bansa ka, ang hirap kasi hindi mo din maiwan yung anak mo. Usually, iniwan namin niya dito sa bahay. Iniwan namin na siya lang mag-isa. Pero, hirap nga kasi kung klase kasi tapos baguhin mo yung sleeping pattern niya. So, mahirap. Kaya dinadala namin dito. Parang iniwanan ko na siya at gusto ko na siyang pasagutin ang sarili niya at gawin. So, itinang niya yung mata niya. Parang ayaw na ayaw niyang sagutin. Pero sa akin, talagang iniwanan. So, still nag-continue pa rin ako na explain dyan. At feeling niya na hindi niya alam sagutin. Eh, parang nag-uumpisa naman yung katamaran niya. O, tinan mo yung mukha. O, yan. Umu-or siya. Anong gagawin? So, sabi ko gawin, gusto mo ba ng mouse pad para gamitin niya sa mouse? Kasi nagre-reklamo siya. Minsan nagda-jump kasi yung ano. So, lalagyan niya yung mouse doon sa kabila. At para masagot niya at may click niya ng maayos. So, sa panahon namin, or sa panahon natin, sino nakaka-relate dyan, di ba? Ang hirap sa atin ang panahon na yun kasi kailangan pa natin maglinya sa mga school natin. Lalo na yung mga semi-public school, kailangan pa natin mag-fall in line para turn mo na mag-open ng desktop ka noon. Tapos yung desktop na yun, talagang yung kulay gray pa na ang laki-laki ng CPU, unlike na flat screen na, di ba? So, sa atin, yung monitor talaga natin ang laki, di ba? So, mas laki sila ngayon, di ba? Kasi pa laptop lang. Pero sa ako, nalulungkot din kasi din ako na ako din, kuso ko din kasi na face-to-face na talaga yung anak ko. Unfortunately, dito po sa lugar namin, walang Philippine school po. Dito mismo banda sa region namin or sa lugar namin. Pero sa other main city po, kagaya ng Riyadh, kagaya ng Jeddah, kagaya ng Al-Kubar, Dammam, meron pong Philippine International School. Dito may international school naman po na British po curriculum. Pero ang hirap po kasi nakapag-try po siya ng K2 at saka K3 niya. Eh, parang nakakalito kasi instead na buksan yung kung camera at instead na buksan yung microphone, pinapaklose pa tapos pinipili pa. So, paano matututo yung estudyante? At kahit naman ang face-to-face, nag-i-enjoy siya talaga that time. Eh, ang kaso ngayon, wala ng Pilipino na nag-aaral doon. So, gusto niya talagang may kasama. At the same time, since nakapag-umpisa na siya from grade 2 hanggang ngayong grade 3, nakapag-umpisa siya that time. So, meron na siyang subject from the Philippines, like history, like, at ano pa dyan, naumpisahan niya na yan lahat. So, like, meron siyang Filipino subject, aral panlipunan. So, lahat na mismo ng Philippine curriculum, meron na siya. So, parang ang hirap naman na babalik na naman siya sa British to think nag-uumpisa na siyang mag-anon ng Philippine, ng Philippine curriculum kaysa naman British curriculum. At saka, ang hirap ng British curriculum. Pagdating ng time na kailangan mo siyang iuwi ng Pilipinas, so, hahanap ka ng international school na corresponding sa British curriculum. Unlike kung sa Philippine international school, alam mo na Philippine curriculum kahit lang sa central or kahit lang sa government, any government schools na
na magaganda at magagaling din ang mga teachers doon, pwede natin ipasok. At the same time, hindi ka kagastos ng malaki. And sa British Curriculum or International School, talagang mahal ang tuition. So, dito naman sa Saudi, kahit sabihin mong ang mahal talaga, literal, ang mahal ng education. Sa Pilipinas, medyo nakakamura. Pero pagdating naman talaga sa gastusin, kahit international at online, mahal talaga kasi binabayaran mo yung system, binabayaran mo yung online ng mga kung anong ibinibigay sa'yo. Same din yung teaching na ginagawa ng mga teachers sa face-to-face. At ang ganda din ng system at ang ganda din ng pamalakad ng online sa Ateneo de Davao. So, worthy din naman. So, magastos. So, kailangan mag-sacrifice yan. Sige, isa lang din yung anak, diba? Ano pa bang purpose ng in-abroad natin? Hindi naman sa pang-sarili lang, kundi para sa future niya. At hindi lang para sa future niya. Of course, para sa kinabukasan niya. At magandang kinabukasan. Sabi niya, ano bang maibibigay mo sa anak mo na talagang iki-treasure niya habang buhay is yung education, diba? At hindi mo maipagdadamot yan at hindi ito makukuha ng ibang tao once na itapos at nairaos yan, diba? Usually ito naman ang ginagawa sa atin kahit tayo mga nandito sa sitwasyon natin, diba? Pinupush tayo kasi sasabihin ng parents natin, i-push nyo yan, mag-focus kayo sa pag-aaral at gawin nyo yung possible. Kasi hindi yan para sa amin, sa inyo yan lang yan. Kasi huwag kayong gumaya sa amin, yan usually yung bumabalik. Literal na typical Filipino sinasabi sa atin na, gawin nyo yan, tapusin nyo yan, kasi huwag kayong gumaya sa amin na wala kami na pag-aralan, wala kami na itapos, hanggang high school lang kami. Gusto namin na maging professional kayo at hindi nyo maranasan yung naranasan namin kasi alam namin mahirap. Mahirap yung sitwasyon na pinagdaanan namin at ayaw namin ito mangyari sa inyo. Kasi sabi nga, di ba, ganun din naman yung parents natin noon kasi yung father ko talaga nag-abroad para lang maitaguyod at mapatapos kami kung anong profession namin ngayon. Kagaya ng ate ko is PT, ako naman is nurse. So, doon naman sa bunso namin, of course, malalaki na kami. Kami yung nagpapaaral doon sa bunso namin, kapatid. So, since then, of course, bumabalik-balik talaga sa isip namin yung mga pinagsasabi natin, no? At pinagsasabi sa atin ng mga parents natin na huwag tayong gumaya sa kanila kasi mahirap na. So, at this time po, yung computer, parang yung system, hindi nag-work masyado doon at hindi nakikita ni Twinkle. So, mas minabuti pa niyang sagutin ito through sa kanyang iPad. So, meron din naman siya nakalagay na system doon. So, para mas mabilis sa kanya. Kasi kaysa naman nakatunga nga siya at wala siyang output. So, mahirap. So, sabi ko, mag-shift siya sa iPad at panoorin niya. Kasi parang may video yata na hindi nagpiplay dyan na mas nagpiplay doon sa iPad. So, ganito yung buhay natin. Talagang as parents, kailangan natin ng magandang kinabukasan yung anak natin. Same din sa kanilang future din yan. So, hindi naman puro nagtatrabaho tayo at walang output na gusto natin lumabas na maganda. So, para sa anak natin, para sa pamilya natin, go lang tayo ng go.